paano? Hindi pa natin tinatawag yan. Pasok na yan, hindi na natin pipituhan. Maganda pa rin yung trapping ng mga ibon. Hindi na natin pinituhan yan, mga utol. So ayun mga utol, good morning sa inyong lahat at welcome back dito sa loob natin. So bali ngayong araw mga utol ay magpapalipad tayo ng mga pang-nerd. So itong mga pang-nerd natin ay ngayon na lang ulit ilipad dahil matagal-tagal silang nabakante. So ayan, bali ang papalabasin lang natin ngayon mga utol ay 14 na ibon. So bali meron na nga kasing nabawas dito sa mga pang-nerd natin, meron ng 2. So yung isa, nakuha na nung kumuha at yung isa naman ay nandito pa, hindi pa lang nakukuha pero bayad na yung ibon. So hindi ko na siya palilipa rin, baka madisgrasya pa yung ibon, sayang. So kaya ang palalabasin lang natin ay yung 14. So ayun yung mga pang-nerd. Ayan. So palilipa rin muna natin sila. So tara, palabasin na natin. So ayan mga utol, ibukod natin yung hindi natin palalabasin. So ito yung ibon na hindi natin palalabasin. Ayan. So may idea na kayo kung sino yung ibon na to. Itong pencil na blue bar na to. Ayan, yun ang hindi natin palalabasin. So itong iba, ayan, itaboy na natin sa labas. Hindi pa ako nakakalinis, hindi pa ako nakapagkutkot. So 14 na nga lang itong palilipa rin natin. Ayan. So ito yung naiwan. Ayan, anak ni 715. So meron ng kumuha sa kanya. So ito, mga naiwan, palabasin natin. So ang oras natin ngayon, 8:26. So medyo tanghali na. Pero makulimlim dito sa amin, nag-uulan. So ilang araw nang nag-uulan. Walang hinto. Ay. Naghahabulan yung mga pang-nerd natin, mga nagpapaitlog na. Ah, labas. So ilang araw din sila hindi nakalipad. Kahit papaano pinalilipad ko pa rin tong mga ibon. Baka sakali biglang magka-training, hindi natin masabi. Para yung ibon natin ay may lakas. So meron pa palang naiwan, isa ito. Labas. Ayun no. May iwan ka, baka dumayo yung mga kasama. Patay, naiwan na nga. Sana wala na yung mga kasama, nadayo na. Ayun, ito pa pala. Ayaw atang dumayo dahil matagal na nga sila na-stuck. So baka naninibago. So kung sakali nga na magka-training, para kahit pa paano eh, may lakas-lakas pa rin itong mga ibon. Ayun, mga pang-south natin oh. Mamaya palalabasin din natin. Ayun, ito. Ito yung mga ibon. So di sila makadayo ng diretso. So ayan, maglilinis muna ako ng kulungan nila at mamaya na lang. So ayan mga utol, yung mga pang-nerd natin eh. Ayan, ito, dumayo eh, pero ito, pauwi na. Ayan sila oh, kung nakikita nyo. Ayun. So saglit lang, pagkatapos kong mag-kutkot, ayan, umakit agad ako dito. Nakita ko agad sila. Ayun, sila yan. Ayan, pabalik na dito. Ayan, tabayan na natin. Ayan, meron pang 2 rumoronda. Hindi sa akin yan. Ayan, ayan na yung mga ibon natin. Oh.
Ay, bumabaklas yung iba. Matitigas yung ulo ng mga pang-North natin dahil nagpaparis-paris na sila. So, ano to, mga nag-itlogan na yung ibang pang-North natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga itlog nila. Ayan, ilang araw kasi silang di nakalipad. Halos 5 araw ata. Wala silang ibang ginawa kundi magparisan, mag-itlogan. So, kaya ayan. Itong mga pang-North natin mahirap ng paliparin, mga tamad na. Kaya nga dapat itong mga to na ite-training na. Dahil lipas na yung ano nila, yung sigla sa paglipad. Ang gusto na nila magparisan, mag-breed. Ayan. Ayan, nagbubukod-bukod. Ayan, nakabukod yung apat. Ayan, magkakaparis yung ano na yan. Kaya ang hirap na magpalipad. So, kaya kung nga lang sila pinalilipad, baka sakali, biglang magka-training. Kahit pa paano, may lakas ng mga ibon. Ayun, ayaw lumipad. Pag dayo nila, gusto bumaba. Ang gusto nung mga yan, magbarakuhan. So, mamaya, makikita nyo, magkahabol-habulan niya sa kulungan. Kaya, ang tamad na nitong mga pang-nut natin. Ayun, ikot na lang ng ikot dito. So, sa gawing Maynila, mga utol, sa gawing pasout na yan, okay ang karera, pinagbigyan sila ng bay. So, ang nangyari, yung mga pang-north nila ay magiging south ang laban. So, next week ata, mag-i-start na ang training sa Maynila. Sa PHA, NHPC at yung ibang club doon. Pero dito sa atin sa Bulacan, sa Region 3, hindi pinayagan ng bay na magkaroon ng karera. So, kaya ayan, itong mga ibon natin, wala pa rin kasiguraduhan kung magkakaroon ba ng training at derby. So, kung sakali man na magkakaroon, kaya ayan, pinalilipad-lipad natin para may lakas yung mga ibon. Yun. Sana mapagbigyan din tayo na magkaroon ng derby, ng training at derby. Para yung mga ibon di masayang. Yun nga, meron na nga tayong naibenta tuloy. Dahil nga inaasahan ko wala nang training at derby. Naibenta ko tuloy yung 2 ibon natin. So bali 3 yun. Meron pang isang kukuhanin din. Ayan. So 2 na yung siguradong kukuhanin. Tapos yung isa, siguro, nag-iisip pa yung kausap ko kung ano ba magiging decision niya. Kung kukuhanin din ba niya yung isang ibon na yun. So ayan, sana magkaroon ng race dito sa atin para di masayang itong mga natitirang ibon natin. Ayan. So papawalan ko na ngayong mga pang-south. Di na natin pepersahin ng lipad itong mga to. Kung gusto nilang bumaba, pababain na natin. Total, tanghali na rin naman na. So ayan, mga utol, yung mga south palabasin natin. So si Salpok, di ko pinalalabas. Ay, panlumabas. Saka lumabas eh. Ayan, nagkasabay-sabay na. So, matagal-tagal din di nalipad itong mga pang-south. So, si Salpok, hindi ko pa rin sinasabay. Ayan, no? Dahil sa haba ng panahon na nakapahinga si Salpok, hanggang ngayon, di pa rin siya nakaka-recovery, ika-ika pa rin. So, kaya itong ibon na to, wala na to. Hindi na natin siya pwedeng ilaban, hindi na natin pwedeng ihabol. Mahina na yung ibon na pagkaiwanan na siya ng mga kasama niya. So, kaya itong si Salpok, papamigay ko na lang yan, mga utol. So baka ipag-gift bird ko na lang yan pagka may nagpunta dito or may kumuha ng ibon sa amin. Ano na lang siya. Pang-gift bird na lang. So hindi ko na siya pipilitin ilaban. Ayan. So ayan, kukutkut muna ako dito sa mga sa kulungan ng mga pang-south natin. Dahil ayan, marumi, nakikita niya. So ayun, mga utol, at alas 9 na. Ayan, pwede na nating pababain itong mga ibon. So ilagay na natin itong pagkain sa loob para matawag na natin. Ayan, diretso pasok na yan mamaya pagka tinawag natin. Ito naman. Dito sa loob.
So, pituan na natin ang mga magsibaba na to. Ayan o, bababa no. Hindi pa natin tinatawag yan. Pasok na yan, hindi na natin pipituhan. Maganda pa rin yung trapping ng mga ibon. Hindi na natin pinituhan yan, mga utol. Sa loob na lahat. Ayan o. Mga pang north. At mga pang south. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, kompleto. So, ayan. Patapos na kumain yung mga ibon natin. At pagkatapos nila kumain, bibigyan natin sila ng salad nila, mga utol. Ayan yung salad nila. Oregano at malunggay. So, paborito ng mga ibon natin yan. Ayan, mula nung binigyan ko sila yan, talaga nagustuhan ng mga ibon natin. Ayan, tapos na kumain. Bigyan na lang natin ng tubig. Tapos, lalagay ko na yung oregano at malunggay. So, bigay natin itong dahon ng walonggay. Tapos, yung oregano din. Ayan. So, ayan. Kinain agad nila yung dahon ng malunggay. So, lagyan naman natin yung dahon ng oregano. So, ayan. Ito na may dahon ng oregano. So, mas gusto nila to. Paborito nila itong dahon ng oregano. Ayan. Ayan, no? Kita nyo, oh. Nakakain talaga nila oh. So gustong gusto kasi nila tong dahon ng oregano kasi may katas. Ayan. Mauubos nila mamaya yan, mga utol. So ayan, natural vitamins saka antibiotic para sa mga ibon natin, dahon ng malunggay at ng oregano. So tamang tama sa panahon natin ngayon, maulan. Ayan, panlaban nila sa sakit. So, yung oregano, gustong gusto. Ayun, oh. Bilis maubos ng oregano eh. Oh. So, ngayon nga eh, hindi pa lumilipad ulit ng maganda tong mga ibon natin. So, dahil nga ang gusto nila magparisan, magbarakuhan. At matagal din nga sila napahinga. So, kaya itong mga ibon natin eh, medyo tamad ngayon, mga utol. Ayan. So, gawa nga nung wala din kasing training, hindi rin natin masyadong matutukan tong mga ibon. Dahil sa totoo niyan, eh, medyo nakakatamad mag-ibon pagka ganito na walang karera. So, ang nangyayari nga lang kasi, puro pakain at palipad lang muna tayo. So, imbis na yung mga ibon natin na ire-ready na sana natin ngayon, na ite-training na, yan tuloy dahil sa walang karera. Tenga lang sila dito, puro lipad at kain lang. So ayan, hindi lang natin na mapabayaan itong mga ibon dahil sayang. Baka sakali biglang magkaroon ng karera. Kahit papaano, dapat itong mga ibon may lakas pa rin. So kaya ayan, kahit papaano, pinalilipad-lipad pa rin natin para may lakas yung mga ibon. So ang tako sa oregano nung isa na to, ayan, makikita nyo. Oh. Oh? So unang mauubos yung oregano. Oo, sana nga lang talaga mapagbigyan din tayo mga taga region 3 magkaroon ng karera dito sa atin. Dahil nga nakakainip na, sayang yung mga ibon, di natin masubukan. So, pagka nga ganitong buwan na, dapat nakapag-training na tayo. Dapat yung mga ibon ready na. Kaso nga yan, nababago yung preparation natin sa ibon. On and off tayo. Dahil nga nakakatamad din talaga pagka ganyan lang ng ganyan. Ayan. So, yung mga itlog nga pala ng ibon natin na umitlog ito. Ilagay ko dito.
So, meron dito. Ayan, dalawa. Meron din dalawa dito. Ayan, no. So, dalawang pares na yung napaitlog. Ang umitlog dyan, mga utol, ay ayan. Ayan, yan, yan. Yung blue bar na tri-bar na yan. Umitlog na yan. Saka, yung ano natin, lahi nung ampon. Ayan, yung black check na yan. Na may take eye. Ayan. Ayan, umitlog na rin yan. Ang kapares nyan. Ah, ito. Ayan. So, tas yung kapares naman nung tri-bar natin, ito. Yung anak ni White Light na yan. So, kaya mga nag-ano na sila. Nag-hahabulan, mga tamad ng lumipad. Ang gusto eh, magpaitlog sa asawa nila. Ayan. At so, ayan, mga utol. So, hanggang dito na lang din muna yung update ko sa inyo dito sa mga ibon natin. So, sa susunod na lang ulit. Mag-aabang-abang pa rin tayo ng balita kung magkakaroon ba tayo ng karera or hindi. Dahil pagka talagang wala ng karera ang mangyayari ngayong NDR or ngayong taon dito sa mga pang-nerd natin, eh malamang talagang i-out ko tong mga to. Dahil masasayang lang yung ipapatokan natin, hindi naman natin sila may lalaban. At dadami masyado yung mga ibon kung ikikip ko sila. So kaya itong mga ibon natin iniintay-intay ko lang kung matutuloy yung karera or hindi bago natin i-out. At so yun lang mga utol para sa araw na to, at maraming salamat sa panonood at maraming salamat din sa suporta nyo. At kita-kita tayo ulit sa mga susunod pa nating video. Taka ko sa oregano. Paubos na yung oregano natin.